The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na nakaranas ng paulit-ulit na bangungot simula nang siya ay lumipat ng tirahan, kung saan nagpapakita ang isang maligno sa kanyang panaginip. Halos lahat tayo ay nakaranas ng magkaroon ng masasamang mga panaginip, kung saan tayo ay nagigising na lang bigla na mabigat ang dibdib. Ang hindi ko lang inaasahan ay mag-uumpisa ito sa akin nang ako ay lumipat ng bahay. Ako si Miranda at ito ang aking kwento. Naisipan kong bumili ng bahay at lupa sa isang probinsya dahil balak kong magnegosyo dito ng paupahan. Sa una ay natuwa ako dahil mura kong nakuha ang bahay at nasa magandang pwesto ito. Ngunit hindi ko inaasahan na mag-uumpisa ang ilang gabing hindi ko makakalimutan dahil dito. Sa unang mga gabi ay maayos pa ang aking tulog, lalo na't sinamahan ako ng mga kaibigan ko. Nagbago ang lahat nang maiwan na akong mag-isa. Dahil tapos ng dekorasyonan ang mga kwarto at ang bahay, ay wala ng mga taong gumagawa dito at naiwan na akong mag-isa. Habang ako ay natutulog ng mahimbing, ay bigla akong nagkapanaginip ng kakaiba at nakakatakot. Ako daw ay sinasakal ng mahigpit ng mga kamay na hindi galing sa tao. Hirap na hirap akong makahinga at tila luluwa na ang aking mga mata sa higpit ng kapit sa akin. Pagdilat ko ng mga mata ko ay tumambad sa akin ang mas nakakatakot na imahe. May malignong nakatungtong sa ibabaw ng aking dibdib na tila ba dinadaganan ako para hindi makahinga. Hugis lamang ito sa kadiliman at ang mapupulang mata lang niya ang nakita ko sa kanya. Nang mapabangon ako, ay bigla itong naglaho. Buong gabi akong hindi na halos nakatulog nun at napuyat. Iniwan kong bukas ang mga ilaw sa kwarto ko dahil hindi ko sigurado kung totoo ang aking nakita at napanaginipan. Akala ko ay isang beses lang ito mangyayari sa akin, ngunit ako ay nagkamali. Ilang gabing sunod-sunod na ganun ang nangyari sa akin. Parehong panaginip ang nagpapakita sa akin ng isang buong linggo na may malignong sumasakal sa akin at pagdilat ko ay biglang mawawala ang imahe ng nakadagan sa aking dibdib. Nang hingi na ako ng tulong sa isang lokal na albularyo. Pamilyar daw ang bahay na ito dahil nagpatulong din daw sa kanya dati ang dating may-ari nito. Ngunit nabaliw daw ito dahil hindi makatulog kaya ibinenta na lamang niya ang bahay. Hindi daw niya sigurado kung makakatulong sa akin, ngunit binigyan niya pa din ako ng mga langis na binasbasan niya. Panlaban daw ito sa mga kulam at baka para sa dating nakatira lang ang kulam dito. Ito din daw ang binigay niya sa dating nakatira. Naisip kong baka hindi tumalab ang mga ito dahil hindi ito gumana sa dating may-ari ng bahay. Ngunit sinubukan ko pa din dahil baka nadami lang ako sa kulam na nilagay sa bahay na ito. Nang kinagabihan ay inilagay ko ang mga langis sa tabi ng aking kama. Nang ako ay natutulog na ay mahimbing ang aking pakiramdam. Ilang araw akong puyat at ito ang unang gabi na ayos ang aking tulog. Akala ko ay tapos na ang aking problema. Ngunit hindi ko inaasahang mas lumala pa ang aking naging bangungot. May humahabol raw sa akin
at pakiramdam ko ay balak akong patayin ito. Hingal na hingal daw ako at pilit kong nililingon ang humahabol sa akin, ngunit hindi ko ito makita. Pagising ko ay nanlamig ang aking buong katawan sa aking nakita. May maitim na hugis sa sulok ng aking kwarto at tila ba nakatitig ang mga pulang mata nito sa akin. Napansin kong hindi ako makagalaw at naninigas lang sa aking pagkakahiga. Dahan-dahan itong gumalaw at inangat ang kamay nito paturo sa akin. Gusto kong sumigaw, ngunit hindi ko maigalaw ang bibig ko. Nakatitig lang ako habang unti-unting lumalapit ang maligno sa akin. Naisip kong pumikit na lang at magdasal na mawala na ito. Ilang minuto ang lumipas ay dumilat ako at wala na ang halimaw. Bumalik ako sa albularyo para ipaliwanag na lumala ang aking naging karanasan dahil hindi ko na maigalaw ang aking buong katawan nung magising ako. Sinabi ng albularyo na baka sa bahay mismo ang may kababalaghan at hindi sa dating may-ari. Binigyan niya ako ng anting-anting na magpoprotekta daw sa akin. Siguraduhin ko daw na suot ko ito kapag natutulog para ako ay makakilos kapag ako ay binabangungot at hindi makagalaw. Sinuot ko agad ito at hindi na hinumbad pa kahit ako ay maliko. Nang ako ay makatulog, ay kinakabahan ako dahil sa trauma ng mga nangyari sa akin ng mga nakaraang linggo na halos wala na akong tulog. Sa kasamaang palad ay hindi pa pala tapos ang paghihirap na aking pagdaraanan sa maligno sa bahay. Bigla akong nagising na may sumasakal sa akin. Tila ba nakalabas na ang mga bangungot ko at habang gising na ako nangyayari ang aking mga napapanaginipan. Buti na lang ay suot ko ang anting-anting at hindi ako naligas kaya nakabangon pa ako. Hingal na hingal akong tumatakbo papalabas at paglingon ko ay nakasilip lang ang maligno sa aking kwarto. Nakangiti lang ito na tila ba inaabangan ako dahil alam niyang babalik lang ulit ako sa pagtulog. Agad akong tumawag ng tulong pagkalabas ng bahay. Nanginginig ako sa takot hanggang mag-umaga at buti ay sinamahan ako ng aking mga kaibigan kahit madaling araw pa lang. Hinanap namin ang dating may-ari at sa pananaliksik namin ay nakita naming hindi pa pala napapa-house blessing ang bahay na ito. Naisip kong ipabasbas na lang ang bahay sa isang pari dahil napansin kong naging epektibo din ang aking pagdadasal sa pagtaboy sa maligno. Mas nakampante ako dahil sinamahan ako ng mga kaibigan kong matulog sa bahay na ito. At nung ako na lang mag-isa, ay hindi na ulit nagparamdam pa ang maligno. Ilang buwan na din ang lumipas simula nung huling nangyari sa akin iyon at tahimik na ang aking naging pananatili sa bahay na ito. Lalo na't pinapaupahan ko na ito ngayon at madami nang naging borders kaya hindi na ako mag-isa. Lagi na din akong nagdadasal para hindi na magkaroon pa ng masasamang mga panaginip. May mga nakakatakot pa din akong mga napapanaginipan, ngunit hindi na ito nagiging isang bangungot.